seconds remaining. Yon, we are live guys. This is our last series ng gabing to, ng umagang to. And mag-uumaga siguro tayo, abutin tayo ng umaga. So, at ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Admiral Doats versus Team Evos ang maglalaban dito. Ano bang standing, Derek, yung Admiral ngayon? Kasi nasa top rin yung Clutch Gamers. So, sumusunod yung Tigers pa rin ang susunod. So, parang may chance pa na humabol ang Admiral, okay? May chance pa ho silang humabol sa top 2. Kasi dito sa Summit 9, top 2 yung kukunin all in all sa kanilang round robin. And then, ang kakalabanin nila on the playoffs, direct invite, TNC, at saka yung Fnatic. At ayun o, magandang gabi sa iyo, Hopia 724. And Team Evos ngayon, ito yung kanilang third pick. Uy, maganda yung pick ng Evos ah. Actually, I like the pick of Evos. Ogre Magi and Phoenix. So, sunod-sunod nito, ginagawa na kasi ano ngayon yung Ogre Magi. Ginagawa na siyang offlaner minsan. And then, tingnan natin ha kung support ba to or offlane. But I am sure na next pick ng Evos dito, core hero. Sino panalo sa execution at Admiral daw kanina? Admiral yung nanalo. Sadly for execution, I think, anong problema nila? Hindi pa sila nakakapanalo so far dito sa Dota Summit 9. So, ayun, Bloodseeker agad for Team Evos. At, Bloodseeker can swap lanes. Pwede siyang maging mid. Pwede siyang maging safe lane. Ganon din. At Phoenix, pwede din maging offlane. Pwede din siya maging support. Ogre Magi, same also as Phoenix. And then, for Admiral Dota, at hindi ko pa ma-finalize lahat yung kanilang mga picks dito. Hindi ko pa ma-finalize. Pero they have, right now, pinalitan nila yung full Bisaya lineup nila. At si Rior and si James na yung nag-fill in dito. But nandyan pa rin si Boombox, nandyan pa rin si Bokirino, and then nandyan pa rin si Talib or si Bensoy. Nakita ko kanina sila sa elevator. At si Talib, nag-smile lang sa akin. Tropa ko kasi si Talib. Since nung competitive days, nakakalaban ko siya sa tournament dati. At ayun na nga, sana manalo sila ngayon ah. At ipupuri ko talaga ito si Talib. Pero no to bias. Evos kasi wala na silang chance, no? Patingin nga ulit ng... Evos yung may mas chance kaysa sa Tigers. Ay, meron pang chance yung Evos na tumabla sa Tiger. Oh, may chance pa. Ayun, no? Ayos mukha. Magandang gabi ho sa'yo. Ayos mukha. Shout out daw sabi ni Lowid kay Che. Na malapad. Ano ba yan? Anong malapad ha? Dazzle ngayon at ang magiging support ng Admiral Dota. So they have this Dazzle na pwede mag shallow grave and then pwede din siyang mag combination dito sa Weaver na time lapse. Malapad ang katawan. Ako alam mo talaga magandang katawan eh. So, Team Evos ngayon, no, fourth pick para sa kanila. Yan ang shoutout nga pala sa ating 1,400 viewers who are currently watching since 11 ng gabi. Ayan, no, marami pa rin nanonood ngayon. Shoutout nga pala kay Monhan. Ayan, kung nanonood si Monhan nga pala from Pacific. At Pacific Pink, mga idol natin yan sila. Mag-practice ka na siyan, baka magka-penalty ka. Alam ko yan. Alam ko yan ha. Shout out kay Ben Year Nyun, sabi ni Mang Thor. Dito. Hanap na ako ni Kutz. Fourth pick for Team EOS. They're taking their time. Another core hero dito. Maganda yung Dazzle pick. I think they have this Dazzle pick na pang-counter talaga dito sa Bloodseeker. At pwede pang magbayad ng time pag may na-rapture sa Shallow Grave early. Then Rubik agad ng sagot. Maganda yung pick na Rubik.
kasi marami siyang skill na pwedeng kunin. He could get the Tsukushi, he could get the hello Kuya Nick. Ay akin to. Rubik can get off the Tsukushi, he could get the heal para sa Dazzle. Ayan, ay nakalimutan natin ni Kuya Nick to eh. Shoutout watching from Dubai. Ayan, sabi ni Zef 1968. Oscar Dazzle. At yun, nako. Wala nang paligoy-ligoy pa. Oscar Dazzle ang ano dito ng Admiral Dotes. Their secret weapon pinalabas na. Master Shan, uy pare, palitan mo 'yung pangalan mo, 'yan oh. T underscore EEG T EEG. Pwede mo palitan 'yung pangalan mo sa settings and then pwede kita mo shout out. Sabi ni Lowie dito watching from Bur Dubai. Shout out kay Agsunta Mode. Dumaan si Agsunta eh. Hi, kami po 'yung Agsunta. Ganun 'yung ano guys, ganun 'yung pag nag-PM kayo kay Crush, ganun na. Pag nag-PM kayo kay Crush, hi. Tapos ang sumagot boyfriend niya, oh, ba't yung pinipin girlfriend ko? Ano bang pakay mo? Sabihin mo, hi, kami po yung Agsunta. Ganun yung ano, corny, pero ayun na nga, nasa final phase na tayo. The last hero para sa Admiral Dotes ngayon. Tiny ba ito na support? Or tiny na core hero? Pag support ang ipipig dito ng Admiral Dota, last pick na support, tiny yan, magiging support. Pero pag magiging core hero, tiny yan na support. Pero pag magiging support ang pick, tiny yan na core. Ang labo, no? Parang kayo. Malabo. Parang utak ko lang din. Sobrang labo ng utak ko ngayon. Eh, ikaw ba naman mag-a-analyze palagi? Dapat sabihin mo tayo na Shock Fear 25. Ayan, ha-ha-ha daw, ha-ha-ha. And Admiral Dotes, they're taking their time para sa last pick nila. We will soon find out kung magiging tiny ba to na support. Yes, this is the tiny support because LC yung kinuha dito. At LC, Weaver, and Oscar, core hero. At Dazzle Tiny, support for Admiral. While Team Evos, tingnan natin kung Ogre Magi ba ito na offlane or Phoenix. Pero wala pa silang, ay, magiging ano na yan, magiging, baka magiging Rubik to na mid lane, ha? Kasi maganda yung pinakita dito kanina ni, ay, hindi pala, si Ajit pala yun, kalaban nila kanina. Shoutout kay Vina Ruth, sabi ni Mang Tor. Deskade 24, hindi kita papansinin. Pasilip sa swimming pool, madilim yung swimming pool, madilim. Wala ka na makikita. Wala ka na makikita sa swimming pool. Uy, Arc Warden! At sana yung curse natin, ha? Kasi pag ako nagka-cast, guys, umaabot minsan ng 2 oras, eh. Sana walang curse na ganun. Arc Warden farming game. Pwede naman to si Admiral Dotes mag-early game. They have this Huskar na need to capitalize early. Yan na nga yung first game natin. Sabi ni Kaiser dito, 3 hours is real daw. 20 minutes to 2 hours. Parang ano lang, 3 hours, short time. At yan, set your insights and analysis guys. Tingin ko naman dito, if Admiral Dota si James hindi mapipigilan because they have this Dazzle and Huskar na combo, pwede silang manalo. Pero pag sa side naman ng Team Evos, the more na nababawasan ng life yung Huskar and the more na tumatagal yung clash na duguan halos lahat dyan, it would give illogic yung Bloodseeker the time na para magkaroon ng movement speed, mabuff yung Bloodseeker, and kinakailangan din nila dito yung Arc Warden na makapag-farm. At eto na nga yung ating first game, best of 2 series, and papakilala na agad natin ng mga heroes and players for the side of, hindi na ako, chill na lang siguro man tayo, no? Ayan, for the side of Admiral Dotes, it is Jar Jar dito sa Weaver, at ayan nata si Talib. And si Rior, Dazzle, Bokirino, Legion Commander, James C.
on the Huskar, and then si Boombox as the Tiny. Eivor, Avil, Ogre Magi, White Mon, Phoenix, Vlaiku, Rubik, Illogic, Bloodseeker, at saka si Facehugger dito sa Alcuarden. Ito, naka. Katin ang ulo ko. Galing kasi ako ng gym. Hindi pa ako naliligo. Liligo ako ngayon after ng cast. Eh, nocturnal kasi tayo eh. Nocturnal tayo eh. Kanina pa ako gising, pero hindi ko na-decide na hindi mo na maligo. Kaya huwag kayong maingay dyan. Yun na nga ha. Nasabi ko kanina sa analysation kanina na yung Arc Warden needs the farm. But si James dito yung Huskar ha. You know, pag hindi siya napigilan, mahirap yan sa Huskar. Boss, bobo ba si Alo? At hindi ko masasagot yan kasi gusto ko ng trabaho ko. Baka matanggalan tayo ng trabaho. Huwag na siya. Huwag ka nang maligo. Magsasayang ka na ng tubig. Pero eto, sinasayang dyan yung stun. At ang Weaver. Muntikan pang ma-first blood. Naku. Para makatipid ng tubig, guys, maligo kayo together ng ano mo, ng partner mo. Isa sa mga pro tip. So, Arc Warden on the mid lane versus Huskar. Ito ha, ano ko muna. Yung mga analysis natin. And Huskar versus Arc Warden on the mid lane. Ang ano dito for Huskar? Yan ha, pareha sila makaka-farm. But then, tingin ko naman Arc Warden early. Siya yung lalamang early. Because Arc Warden can spam out yung kanyang Spark Wraith. Pero pag si James dito, umabot siya ng level 6, yung meron na siyang life break or talon una ulo, mahihirapan to si Arc Warden na lumapit. And kill potential for James early, malakas na malakas sa kanyang Burning Spear. Bottom lane, Dazzle and Weaver, kalaban yung Phoenix at saka etong Ogre Magi. Lamang dito yung Eivor. Tablado sa mid lane, depende na lang sa level na magigain ng Huskar. At dito sa baba, Eivor having the advantage, lalo na pag nakakuha dito yung Ogre Magi ng stick ko. Hindi stick ko ha, stick. Ayan o. Spam lang ng spam dito ng Sukushi, spam lang ng heal. At eto si Avil, mabibigyan talaga ng magandang time na yung Ogre Magi na makaka-farm. While on the top lane, Tiny and LC versus Bloodseeker and Rubik. Dito lamang ang Admiral. Lamang ang Admiral sa top, lamang yung Evo sa bottom lane, and it is equal laning dito sa mid. Tingnan natin, nandito yung action eh. Titingnan ko ha kung si James ba talaga. Ay, naglag. What the? Mas lalong masasayang yung tubig habang nagsashower. Habang naging romantic. Close ko muna. Watch ulit. Kanina pa nadi-disconnect, no? Anong purpose ng tinatanim na iron branch tapos i-co-consume? Ganito yun, Mang Thor. Double yung iron branch. Double yung purpose, okay? Pagkakain siya ng tango, eh, may namatay kasi kaka-reconnect lang natin. Ayun, si James. Nako, nalugi na nga si James early. Pag tinanim mo yung tango, tinanim mo yung branch, tapos i-co-consume mo, mas malaki, times 2, yung consumption. Mas malaki yung HP na magigain, mas matagal. At bottom lane, ayan, nabigyan na ho yung Phoenix. Kasi kaka-reconnect lang natin. Pasensya na mga tropa ha. Babalik tayo sa ating mga stats dito. 1-1 in the scoreboard. Top lane, Bokirino. Ayan, continue na ng farm dito yung LC. Then si James, level 3. Eto na yung Arc Warden, level 4 na agad. And si Facehugger going for the double Wraith ban. Si James din ah. Ganun din si James. After ng kanyang Bracer and Soul Ring. Pang combination niya sa kanyang Inner Vitality. At dito lang sa baba talaga oh. Yung Weaver, at least nakaka-farm si Weaver ah. But Ogre Magi, nagpapakunat. Phoenix, kumuha na ng Fire Spirit. Pinapasok na ho si Rior. They're going to kill this Dazzle. Wala pang Shallow Grave. But Tsukushi in, White Mon, at nakatagal pa ng stick. Mamamatay doon yung Bloodseeker sa top lane at mabibigyan din dito yung Dazzle. Nagkakaroon ng side-by-side yung clash. At ayun na nga, dalawang hero ang mamamatay. Hinaharas. At Legion Commander, ay, naku, nagkabigayan na. Nagkabigayan na lahat.
hinabol pa dito ni Weaver. Wala siyang mana, but he has his magic stick and Tsukushi out. Yan, Tsukushi out kung kakailanganin. Wala pang stun, may mangga. Ay, naglag. Meron siyang mangga oh, tapos pwede niyang i-fire blast. Pag hindi to nako Tsukushi, may kalalagyan to. Tinitipid yung Tsukushi niya. Mangga. Ah, may heal lang. So, turn around. Nagamit niya na nga yung mangga. At ayun lang, sumasayo-sayo dito si Talib. Bensoy. Na-stun si Bensoy. Hinahabol. Swarm. Naibitaw. Ayan na nga. Buti na lang nandito si Rior. Yung ating savior. For Mighty Savior. Si Mighty Savior nga pala. Ito si Bensoy. Yan yung original name na tumatak sa Dota scene. Top lane, Bloodseeker. Kakapatay lang ng Bloodseeker. Wala pang toss. But ayun na, yung 3. Hinagis na. Nakaalis pa yung Bloodseeker doon. Dalawang beses nang mabibigyan yung si James dito sa mid. Naku. Yung Huskar. Nakalamang na yung Arc Warden. Una siya nakapag level 6. Dahil nga sa rotation ng Rubik. Still level 4 pa si James. You know, may magnet, meron pa siyang sorry. Meron pa siyang geomagnetic field pang negate ng burning spear ng bahagya. Lalaban pa siya, Spark Wraith level 3 available, top lane nagkakaroon ng chase down. Illogic lang, merong movement speed pero namatay na naman yung Weaver dito. Nako, kanya-kanyang pitasan eh. Merong poison touch. Oy, ayun, nalason yung Phoenix dito sa baba. 6-5 sa scoreboard. Yan yung laban natin. Uy, naglag na naman. Ano ba to? Sakit sa ulo. Nare-reset yung aking ulo. Yung ulo ko. Naglag na naman. Watch na naman tayo ulit. Automatic ops na lang ako mga tropa. Eh, watch ko na nga. Yan. Hindi yan sa connection namin ah. Sa Dota ano to ah. Oh, sa C server to. Oh, sa C server to. Automatic ops na lang ako mga tropa ha. Kasi sumasakit ng kamay ko. Yan na si James. Napilitan na nga yung Huskar dito na mag-neutral na lang. Naibitaw dito yung stun. Nandyan yung Phoenix na may invisibility pero sa top lane, duguan. At nandun pa yung Avalanche o dalawa. Hahabulin nila si Boki Rino. Still dropping down low. Wala pang teleport. Sustain is there. Habol, habol, habulin mo ako. Micro, micro lang. Habulin mo ako. At ayan na nga, namatay dito yung ibong Adarna. Ay, wabang mo ako, no? The more na hindi ako naliligo, guys, the more na yung, ano, yung ex ko dati, inaamoy-amoy ako, eh. Mas amoy baby daw ako, eh. Charot, pero James na naman, level 6 yan, at papasukin pa, Spark Wraith would finish off yung ating Huskar. Naku, tatlong beses na siyang namatay. At, nalugi na nga, Facehugger. Yan pa lang yung item ng Huskar, oh. Bracer at saka Soul Ring. Arc Warden ngayon, malapit ang mag-Hand of Midas. Wala pang duel, pero nandito yung action. Ayan na, yung press the attack. Na-toss out yung Bloodseeker, but he has the movement speed. Chase down, meron pang sustain. At hindi niya na last hit, but a kill is a kill. Na KS pa ni Vlyke ko yung Rubik. Totoo yan. Lahat ng mga exes ko sabi na amoy baby daw tayo. It's a joke. Ewan ko, ba't ganun? Ba't ganun? Sinasabi nila. Hindi naman ako nagpapabango. Confident naman ako sa amoy ko. Baho. Time lapse na gamit ko dito. Kalokohan stream na lang tayo ha. At kalokohan stream na lang tayo kasi ano eh, chill na lang tayo ngayon. Pero hindi to chill, Facehugger ho dito, dominating streak. Pinasok na, at ayun na nga, dalawang hero mamamatay, Facehugger. At papatayin somehow ng Tsukushi, finally, taking down the dominating streak.
At hindi pa tapos dito yung Weaver. Pinapasok na yung ibong Adara na nakaka-Icarus dive lang. Wala pang swarm. Mag-expire ho dyan. Yung dalawang support dito, mamamatay. Ay! Nako, change target. Toss! At ayun. Namatay. Sukushi para sa Rubik. Mahahabol ba? Yes, mahahabol niya. Tatlong heroes ng EVOS all in all ang nabigyan. At sila pa ang makaka-first 10 kills dito. Puro bakla yung ex ni siya. Nako, kung alam mo lang. Kung alam mo lang! Ito yung alam natin. Nakakabawi na ngayon yung Admiral even though nalulugi si James. Kaya, dapat nilang pigilan to si Arc Warden eh. And Arc Warden, 200 gold away para sa Hand of Midas. Rapture is online. Bloodseeker, wala pang rotation. Kinakailangan ng Bloodseeker talaga na mag-join ng fight eh. Para antayin din talaga to si James. Pero kita-kita siya ng ano ah, ng bloodlust dito. I mean, kitang-kita siya ng bloodthirst. Bawas na bawas yung buhay nyo. Yan o, bloodthirst. At Sukushi. Ayun na yung engagement. Rior, binuhat na. Pero may wrong swarm. Nako, Phoenix. Wala pa siyang supernova. Mamamatay yung Phoenix. Double kill dito si Bensoy. Mighty Savior going for the triple kill. Triple kill, Sukushi! Ayun, nakapag triple kill nga with the Sukushi. Last hit dito sa Weaver. Ganda nung pinapakita dito ni Talib. Amoy baby na di pa napapalitan yung lampin. At tumpak. Kakaiba yung build ngayon ng Weaver, no? Hindi siya nag-ano, no? Hindi siya nag-dot... Hindi siya nag-ano, yung damage deal. You know, mag-spirit vessel na siya ngayon. Early spirit vessel para dito kay Bensoy. Etong si Talib. Yan lang, 14-19. Pero James, on the other hand, no competition para dito sa Arc Warden. Arc Warden right now has the Hand of Midas. At siya pa yung pinakamataas yung net worth sa side ng EVOS. Still si Bensoy, dahil nga dito yung Weaver na bibigyan ng magandang time. Yan, pumapalag-palag pa rin yung Weaver sa kanyang farming. Pero Bloodseeker, hindi pa nagpaparamdam ni Hood dito yung Bloodseeker. Rapture, hindi pa na ibibitaw. Tatlong beses na kami na DC. Ano yan? Spirit Vessel. Paparating na sa Courier. And then, here goes Arc Warden expanding his gold lead. Kahit yung Admiral dito, lamang man ng clash at saka kill. Yung Arc Warden, pag nag-late game to, nako, hindi na magiging effective yung Huskar. Kinakapapata ni James ng hero na to. Ngayon ko lang paano siya nakita na pag-Huskar eh. Si James. At eto na naman, top lane. Ayun, na-rapture na nga. At makakapitas pa sila ng Tiny. Boombox also madadamay doon sa top. So, EVOS ngayon lalamang. Naku po. Passive na passive yung laban, no? Puro pitasan lang. Pipitasin ba? Kaka-teleport out lang. Wala yung heal! Wala yung heal! Dropping down! 50 HP! 50, 80! Lumalaban. Buti na lang. Pero may engagement. Sukushi, James, Spark Wraith, hinahabol. Bawas na yung tower dito sa mid lane, ha? Wala pa nakakakuha ng tower. Pwedeng-pwede nilang first objective sa side ng EVOS. And then, dito lang si Rior, level 1 Shallow Grave and level 3 na Poison. Magnetic Field gagamitin, Facehugger, Tempest, double lang, boxing out, bibisitin lang talaga etong Huskar. At yung si James, item check tayo para kay James. Nayo, sumasayaw na sila. Ta bottom lane, Avil, pinapasok na pero meron ho dyan Bloodseeker, Bloodrite. Tatago lang ho dito si Talib. Makaka-teleport out, but that will be Huskar to fall. Arc Warden din, mamamatay. Nagkakaroon ng konting clash dito sa mid. Ako, naka-free cam na ako ha. Nakasabihin nyo, hindi ko nakikita.
At ayun na nga, mamaya na babe. Mayroon ng stun, ding, multicast, taking out boombox in the process. Post na naman! Ano ba to? Ano ba to? Lag daw dito sa Evos. Packet loss. Yes, we are live, Jepzor. Ayan. Ganito kami ka-chill lang sa Lupon, guys, ha. Pag may mga time na enjoy kami. May mga time na seryoso, seryosohan talaga, ganun. Kaya namin makipagseryosohan, kaya namin makipaglaro. At parang pag-ibig lang. Ayan. Wag nga! Ang kulit ng technical director dito. Si Kuya Nick, sumasayo kanina si Kuya Nick Silkad, eh. Wala kasing nagchat-chat, sabi ni Jepzor. Live tayo. Actually, there are from other countries who are watching. Ibang lahi, kumbaga. Pero hindi tayo, we are not on our English casts. Ayan. Very sorry if those who are watching from another planet expecting for an English cast, but don't English me because I am not graduation. So, pagpapatuloy na ho natin ngayon. Magre-resume yung laban. 16-13 yung score. At concentrate kasi kami sa panonood, sabi dito ni Lowid. Yan na, Supernova available for Phoenix. Top lane. Ayan na yung engagement reorb with a very aggressive positioning. Kukunin nila yung tower dito sa top. Yan, wala makakapigil sa akin. Good thing for Bokerino, ha. Yung LC, nakaka-stable siya ng farm. Pero yung LC, wala pa siyang dual damage. And also, yung si Bensoy, yung Weaver nila, on the move. Hindi na nakastay ng lane sa bottom lane. At ang una makakakuha ng tower yung Admiral. English pa siya. Hindi ako makaka-English, guys. I'm panic, okay? At just English if you are from another planet. Ano item ni Huskar? Huskar ngayon si James. Yan, Armlet of Mordigan online. Rapture, Bloodrite, tatama pa dito. At ayun, naiwasan. Pero outnumbered dito yung Admiral. Papasok yung Phoenix. Supernova ibibitaw. Boombox hindi makakapalag. Mamamatay siya. At yung teleport sana, hindi lang natuloy. This will have Evos to take down the bottom tower. Chase down. At hindi pa makakapalag kasi minus 1 agad yung Admiral sa baba. So nakagantay yung Evos. Rapture for Bloodseeker. Kukulo na naman ngayon. At makakabili pa yung Bloodseeker ng kanyang Blade Mail. Papalag ba? Bokerino? Is that a Shadow Blade? Yes, Shadow Blade to ng LC. Pero they are baiting out this duel. Ayan, na-evade na. Surprise, Mother Father, namatay agad si Bokerino. Na-reveal pa yung kanyang Shadow Blade. Naku, basang-basa sa libro. Nabaog yung Oscar. Okay? Nabaog yung Oscar. 16-15. Still tight yung ating laban. And then si Talib. Ayan na, tumalon na yung Oscar. Galit na si James. Nasunog sa apoy. Pero hindi siya makakagalaw for the meantime. Kasi nga, meron dyang Rapture Armlet Tagle for James. Pero hindi siya makaka-Armlet Tagle. Mamamatay siya doon. Arc Warden! Naku, hindi nila pinapansin yung Weaver. Monster kill na dito si Talib. Timelapse ginamit na. Nandun pa yung Shallow Grave. Pero mabibigyan mo dito si Rior. Ayan, si Rior to fall. Bokerino. Going for the duel. Tingnan natin kung makaka-duel ba. Pero nakita ko nila dito yung Phoenix. Ayan yung Phoenix. Godlike na ho dito yung si Weaver. Duel. Activated. Winner. Chicken dinner. First winner. At plus 10 damage dito sa LC. Top lane. Kinakalimutan lang nila yung Tiny, ha. Tiny dito. Free yung farming for 3 minutes. At malapit na ho siyang makaka-blink dagger ngayon. Naku po. Hindi nag-first si James yung Vitality. Wala siyang mana that time, eh. In-armlet toggle niya lang. Then, Bensoy. Bensoy, Weaver, item check sa Weaver.
Dragon Lance at saka Spirit Vessel. Defusal Blade is the next item. Rapture, Boombox, Monthly Period, namatay sa Dysmenorrhea. Naku, may namamatay ba dun? Hindi naman yung nakakapatay eh. Pero yun lang, makikita nyo sa Dota ngayon. Tiny, hindi pa nakabili ng Blink Dagger. Saktong-sakto. Yung kill doon ng Bloodseeker. James, on the other hand, good thing ha, napapatay yung Arc Warden ha. Good thing napapatay yung Arc Warden. Kasi early for Arc Warden, jumo-join na siya sa fight eh, kahit wala pa siyang item. Arc Warden's item ngayon, Shadow Blade pa lang. Shadow Blade. Phoenix, ayan, ang Ogre Magi, Spirit Vessel. Then si Bloodseeker, pagkatapos ng kanyang Blade Mail, magbi-BKB siya. Beyond Godlike, yung Weaver. Makakakuha pa sila ng tower dito. Grabe, pagbuhat ni Mighty Savior. Mabait to na bata si Mighty Savior. Kita kami kanina sa elevator, ngumiting-ngiti lang. Then, promise niya, lilibre niya daw ako ng milk tea. Yan, no? Siya yung pinaka-lamang ngayon. Boombox na naman, mamamatay. Pero buti na lang meron siyang Blink Dagger, ha? Sino nakapitas kay Boombox? Makaka-diffusal blade na yung si Talib. Ayan pa. Beyond Godlike na to, ha? Duel? Naghanap sila madu-duel. Ayan na! Idu-duel na to! At walang paligoy-ligoy pa. Pasok sa damage. Ayun na naman. Pangalawang damage. 20 damage all in all para kay Bokirino. James C. Smoke together with Rior. Ayan. Tatalo na ba? Life break. Ginamit na dito sa Ogre Magi. Papasok yung Phoenix. Supernova. Uunahin yung itlog. Hindi sapat yung magnetic field. Nandiyan na yung combo. Lusaw. Dito na poison pata. Sunog. Nako. Turn around from Admiral. Double kill for James C. You the real MVP. At si Rior, yung kanilang ginamit na Shallow Grave combo. Effective na effective. And after winning the clash, makakapag-Roshan pa agad etong i-Admiral. Ayan yung easy Roshan, easy Aegis pa para dito sa Huskar. Kinakailangan talaga makabawi ni James eh. And then si James ngayon, meron na siyang pambili ng kanyang Heaven's Halberd. Arc Warden, Shadow Blade pa lang. Pero yung kanyang farming, ha, hindi siya nakaka-farm kasi nakaka-join siya sa fights. Clutch na clutch yung Shallow Grave ni Rior dito, sabi ni Views. Ayun. Pero props pa rin for Weaver eh. Hindi nila na si Weaver. Hindi nila nako-control si Weaver or nako-contain. Maganda sana for Weaver mara-rapture si Weaver. Kasi pag na-rapture siya, tapos nagta-timelapse siya, yung rapture, yung effect ng kanyang timelapse, kung saan siya mapapadpad, meron pa rin distansya yun eh. Kaya hindi pa nakalinking sphere si Talib dito. But enjoy na enjoy siya sa damage na binibigay niya sa kalaban. Ayan na naman, collateral damage, pasok pa sa duel. Bokirino, 64 damage all in all, level 2 duel. Kakapanalo niya lang. Naku, Admiral was falling down early. Pero ngayon, nakakabawi na ho sila. Looks like they're gonna start a fight again. Eto na yung kanilang Aegis advantage. Pinipilit nila. At mid tower, ayan yung magnetic field. Pinapop lang yung bubble dito ng ni Facehugger. James, Aegis, magagamit na. Pero engagement pang Boombox. Rubik agad, mamamatay. Papasok na ho dito, ayan na yung Supernova. Uunahin nila Supernova. Ayaw nilang mabiyak, nabiyak na nga yung itlog. At ayun na nga si James, tatalon na naman. Wala ho siyang Aegis ngayon, pero may magnetic field dyan. Free hit na si Facehugger. James, clash na naman dito. Yung Shallow Grave ni Rior. Rior falls down, James falls down also. At pinasok na nga nila dito yung Arc Warden. Talib, nakaka-survive pa, pero mamamatay pa rin. Full team wipe, EVOS. Bloodseeker lang yung tanging survivor. With all said and done, Showfight recap ho tayo dito. Ayan, 3,000 kalakpakan.
Nice one para sa ating technical director. 3,000 gold and 8,000 experience. Turn around dito for Evos. At nako, sila pa yung naroon. Ba't may sumasayo dito? Masyadong aggressive daw. Ganun talaga eh. Masyadong aggressive talaga yung si James eh. Sayang yung Aegis niya, no? Nagamit sa wala yung Aegis. Pero Bokirino, 64 damage yan. At nakita lang yung Rubik. Ayan na yung Rapture. And then Bokirino, hindi niya in-expect na meron pa ng Sentry. Nice yung Sentry doon ng Evos. Smoke na agad. Eto na kami. Pupunta na kami ngayon. Gaganti na. Sean, para kang rank match. Bakit? Bakit? Yan ha, nangungult na yung isa oh. At Rior, teleport. Ay, makaka-teleport out pa. Galing. Pero mamamatay pa rin kasi Spirit Vessel yun. Walang regeneration. Ayun oh. Ay, ano yun? Ano yun? Uy, oh! Ay, dinadrawing doon! Bastos yun ah! Parang itlog yun ah. Ay, hindi pala. Ikot-ikot. Bakit, Doty? Ayan. Hello, Doty. Good morning. Good afternoon pala dyan. Sakit naman itong press the attack. Binibigay lang sa Bloodseeker. Nakuha ng Rubik. Bokirino, wala magagawa. Ow! Oh, bumabanat siya. Pero nako, meron akong tikbab na nagbabantay dito eh. Rapture, Bokirino, gagamitin pa yung kanyang Blade Mail. At Bloodseeker, mamamatay ba? Muntikan pa. Buti na lang merong Phoenix na merong heal. Nako mga sir, grabe naman yung combo na yon. Pero grabe na naman, naglalag na naman tayo ngayon. At magre-reconnect na naman tayo. Pit. And, naglalag na naman. Dizzy na naman. Nabibitin ako. Nabibitin ako. Bitin na bitin yung kuya nyo. Uy! Nagkaroon naman ng team fight, hindi man lang nakita. Ayan na may multicast. Ding, ding, ding. Papasok pa dito. Meron pa Shallow Grave. At mamamatay ho dyan yung Ogre Magi. Apat na heroes ang mabibigyan agad for Evos. Hindi natin nakita yung clash kasi kaka-reconnect lang natin. Sayang naman yun. Ay! Stress naman tong match na to. Masakit na puson. Ganyan din sa akin nung nagdodota ako, boss yan. Mga bobo. Sound effects eh. Papa Bear. Where is Mama Bear? Wag mo akong kilitin. Shoutout sa asawa kong si Agnes. Napit. Go. Ah, nabasa ko na yan kanina. Papatuloy tayo. 34-30 yung score. Kanina ha, sobrang lamang ng Admiral ng 6,000 gold. Pero ngayon, yung Evos bumabawi. Uy, nakakaroon ng press attack. Uy, may dinodrawing dito. May lettering. Hindi ko lang maintindihan. Smoke na etong Admiral. Gusto nilang makapatay. Pero Tempest Double lang yung makikita dito. Uy, na-break pala yung smoke ng Tempest Double. Nakaka-break pala ito ng smoke. Ganda nyo yun ah. Boss, sino mananalo sa tingin ko? Ang mananalo dito sa tingin ko, yung makakabasag ng throne. Ayan yung... Ayan. Palakpakan nga. Sasagot ko. Wala eh. Yun ang... Maraming salamat from the bottom of my heart. Bottom lane, James C. Adding pressure. Nandyan din yung Weaver. Nakaposisyon sila. They would take down that second tier tower. Pero here goes Evos with the tower exchange. Sapat ba yun ha? Si Boombox. Shout out from Abu Dhabi, sabi ni Lorenzon.
Wale, it's a no for me, sabi ni Kang Kong. At gagamitin niya yung magnetic field para isalbar yung tower dito. Pero ayan na yung multicast. Na-stun si James. Na-rapture siya. Shallow grip. Kinakailangan tumalon. Naku, tumalon na lahat. Shallow grip from Rior. Lalaban kami. Na-duel dito. Bloodseeker mamamatay. At ayun, sumabog na yung Supernova. Buhay pa yung Ogre Magi. Meron pang Ray Gun. Papasok pa yung Phoenix. Papasok siya. Supernova. Buhay pa rin si James, the armlet toggle and the clutch shallow grave coming in from Dazzle. Solid. 64 seconds opening for the side of Admiral. But then sobrang blessed nitong si Arc Warden eh. Meron pa nga siyang magnetic field na pwedeng gamitin. Ang hirap makapasok. Bantay sirado sa Arc Warden. They're going in again. At ayan na, yung tower dito, babawasan na. Si Boki Rino dito, buti na lang, malaki yung damage. Pero si James, nagaharap na naman. At naglalag na naman tayo, bukang matidisconnect na naman. Ang Pooch. Anak ng Pooch. Ayun. Yan. Buti na lang, hindi na disconnect. Pero makaka-atras dito yung Admiral. Shoutout from Silangan, San Mateo Rizal from Ayan 20. Oy, magandang gabi dyan sa inyo mga boss. Grabe, pati yung second ni LC talaga nagdala. Binuff talaga nila si James doon. Ayun, balik na naman sa kanila. Pero ayun, binalik na naman ni ng Admiral ngayon yung Clash. Mapipitas pa, pasok pa sa dual damage. Ilang damage na itong LC? 100 damage for LC, but Bloodseeker nakakaamoy ng dugo. Gusto niyang patayin yung Legion Commander. Bokerino makakasurvive. Hindi lang papasukin. Ako, sayang naman nun. Si James na wala sa action. Wala pang Roshan. Second Roshan, malapit na rin mabubuhay. Ayan na yung Rapture, Toss, Avalanche. Popping out the Blade Mail. At ayun lang. Naku. Gigil na gigil yung Bloodseeker at hindi niya inaakala na merong combo doon. Dazzle, mamamatay. Ayan yung Sirior. Napitas Sirior dito sa top lane ng Arc Warden. Meron na hong second Roshan ngayon ah. Uy, naku! Ibong Adarna. Falls down. Second Roshan is up. Aegis and Cheese. Pwede pa yung kunin ni James ha. Kasi wala pang Bloodseeker ngayon. They have the damage. They have the heroes for taking down the second Aegis advantage. Ayan, naku! Grabe naman itong laban na to. Ayun o. Ang taas-taas. 6,000. Ayan, ayan yung kanilang 6,000. Then balik ngayon sa 4,000 yung kanilang kalamangan. Item check, item check. Magbi-BKB si Bokirino. Blade Mail and Blink Dagger for and Shadow Blade para sa LC. Si James ngayon, nasa kanya yung Aegis, nasa kanya yung Cheese, BKB Armlet and then Halberd. Eto si Weaver, si Talib, BKB, 9 second BKB. May pambili pa siya ng Orchid ah, and he could go for the Bloodthorn after nitong sa Weaver. Pwede siyang krumekta agad eh. Pag nagkaroon siya ng Bloodthorn, kahit sinong support diyan sa Rubik, yung Ogre Magi man or yung Phoenix, taob agad to sa kay Talib. Kinakailangan pa nila ng na mag get together. At meron na silang advantage ngayon, naghahanap lang sila ng perfect time. I think farm pa lang sila ng farm kasi inaantay nila yung kay Huskar na makapag Blade Mail. Ayan, 200 gold away para sa Blade Mail. By the time na makukuha na yan ni James, all in na tayo. At hindi pa, nakapag-smoke na sila. Hindi na nila aantay itong Blade Mail kasi meron pang Aegis. O, all in na ba? LC, nasa top lane lang. Naghahanap si Boki rin nung mapapatay. Nakaposisyon lang. Uy, ang ganda ng scan ng Admiral. Nakascan sila ng saktong-sakto. Nandyan yung kalaban. Pupunta ba sila sa baba? Nakapag-smoke dito, dito yung Evos. Live ho tayo, Alpex. Opo, live ho tayo. And this is our last series sa ngayong araw. Kakaroon ba ng kaguluhan? Eto na ba yung inaantay ng lahat? Rior, exposed na exposed si Rior. At ayan na nga, una siyang mapipitas. Hindi siya makakagalaw dito. -1 agad sa side ng Admiral.
consistency ng farming. Arc Warden, item check for Arc Warden, Mjolnir. Then pwede pa siya makabili dito ng Silver Edge kung gugustuhin niya. Silver Edge and Mjolnir. Kasi meron siyang 3,400 eh. And then Sanji Asha at BKB Blade Mail para sa Bloodseeker. Uy, na-duel. Pasok pa yun sa damage? Ay, hindi, hindi, hindi. Phoenix. Mag-Yul Scepter yung Phoenix. Ogre Magi. Blink Dagger for Ogre Magi. Would you believe that kinakailangan nila ng Setter? Ganon ka-aggressive yung build dito ni Avil. Meron pang gem, yung Ogre. Eto na yung smoke. Eto na si James. Nakita na. Rapture on site, pero hindi siya mararapture. Fog moves lang gagawin ng Oscar. Position, position, position. At ayun lang si Boombox ang unang mabibigyan dito. Ay! Phoenix! Naka-supernova pa para makaligtas. Papasok ko dito. Shrine gagamitin na. Nagkakaroon na ng kaguluhan. At mapapap yung supernova. May magnetic field pa na nailapag. BKB for Talib. At ayan na nga yung damage. Namatay na agad yung Phoenix. Pero si Bound, si Bloodseeker, bibigyan agad yung Tiny. Pipitasin pa si Rior. But then, tatlong heroes ng Evos dito would fall down. Free hit yung Weaver eh. Free hit na free hit. Hindi nila pinapansin si Talib. Sayang yung kanilang engagement. Buti na lang may shrine pa dun yung Admiral. At naprolong pa yung life ni Boombox. They will have ngayon ng 5,000. Ano ba yun? Nagulat ako sa'yo. At pahingi naman ng Arcana. Loyal naman ako sa Lupon. Quinic! Loyal na si Jepsuro, Arcana. Oh, loyal din ho kami sa inyo. Tenging Arcana din. Sige guys, deal tayo. Deal tayo. Since loyal tayo sa isa't isa, ganun. Bibigay kami ng tig-isang Arcana sa inyo. Pero kayo din, in return, bibigay din ng Arcana sa amin. 2,400 Arcana yun, oh. 1, 2, 3, 4. Apat! Ay! Ganda ng negosyo na to. Hindi ko naisip yun. At, yun na nga yung net worth, oh. Pumapalag-palag pa rin yung Admiral. Every clash na nanalo sila. Hindi pa man sila nakakapushu dito. Yung Arc Warden at Bloodseeker, nasa top pa rin sila ng farm. But guess what? Arc Warden, Site of Vice, available. James, MKB. Pwede na gamitin ni James para hindi na masyado effective dito yung kanyang magnetic field. Bigyan kita ng Arcana. Uy, Dongi, maraming salamat kung totoo man yan. Arcana ni Roshan. Inaasap na naman ako. Mapit! Bokirino, naghahanap lang talaga ng mapipita si Bokirino. Apat laban sa lima. High ground lang for Evos ngayon. Talib, may BKB at saka gem. Nakuha nila yung gem kanina at saka Nullifier is online. Hindi siya nag-bloodthorn ha. Nullifier yung item dito ng Weaver. Kulang na lang to ng engagement talaga yung laban na to. Nag-hunt lang talaga dito yung LC oh. Napakalayo niya sa laban. Sumpa ako ng long game, Kuya Nick. You know, nandito lang si Legion Commander, 100 damage. Apat na heroes dito sa baba, creating pressure. Nandito yung Ogre Magi, 2,300 HP. Hindi niya kaya i-solo kill to. Hindi niya kaya i-solo kill to. Kikita ni Bokirino, te-teleport siya. Hindi ko pa na-X. Wait lang. Naiyak ako doon ah. Nan si James nasa baba, Aegis mag-expire, hinahawakan niya ngayon yung cheese. At take note guys ha, meron na siyang MKB, panlaban sa magnetic field na gagawin dito ng Arc Warden. Pero hindi pa rin sila pumapasok. Eto si Talib, meron siyang 2,400, wala pang naka-queue na item. Bloodseeker, meron ng Heart of Tarrasque. Papasok dito, ayan na, kita nila na meron ng kalaban. Lalabas ba sila ng kanilang base? Kasi delikado to eh. For Evos, if magka-clash sila sa labas tapos matatalo sila, pwede na silang rektahin.
At check tayo ng kanilang buyback status. Buyback status, Rubik lang ho yung may buyback. Si Talib, pag namatay si Talib dito, pwede siyang mag-buyback timelapse sa laban yung Weaver. Ayan ang engagement. Wala pa. Kinakailangan talaga high ground to. Death muna. Live po tayo, Sunflower. Live. Okay, Sager engagement. Eto na. Naka-BKB na. Supernova, mga tropa. Magnetic field. Rior na rekta. Ogre Magi mabibigyan. Rior makakasibat pa. Face Sager. Tempest double would fall down. At kumpleto pa dito yung Admiral. Sudden engagement. Isa lang yung napatay. Naka-survive pa yung Dazzle, ah. 126 damage for Bukirin na ngayon. Pipilitin ba? Eto na si James. May cheese pa. Papasok na ba? Gagamitin yung Hex. Press the attack para merong konting sustain. Nawala na siyang Tempest Double ngayon. Pero madali lang yung cooldown. 24 second cooldown yan para sa kay Facehugger. Ah, atas na naman sila. Yan, free muna tayo na. Camera muna tayo. Atas na naman sila. Atay yung pangatlong Roshan. Lapit. Pangatlong Roshan na naman to. At 10 Roshan na ba ito? 1 minute and 30 seconds oh, para sa pangatlong Roshan. LC lurk lang dun sa gilid pero hindi pa rin lumalabas yung Evos. 3 hours na yan, nako hindi sana. At ayan guys, habang passive tayo, ayan, check nyo nga pala, October 26 to October 28 at kita-kitso tayo sa SMX, TNC versus Evos. The Armory guys, kita-kit sa booth, ayan, t-shirts, and then TNC din, the drop by yung TNC sa aming booth. Eto na yung smoke, nako. Gusto na ng Evos pumalag ngayon. Si Boombox nag-iisa. Ayun, mapipitas nga dito si Boombox. Pinurse daw agad nila. Sakto lang yung Roshan. 30 seconds pa magre-respawn. Buti na lang, hindi pa nila ma... Buti na lang ang si Boombox makakaabot pa. By the time na mabubuhay na yung Roshan. Pero si Bokerino nasa baba lang. Wala siyang naabutan. Talib, lalaban sila kahit apat lang. Uy, pinasok na yung ba. Ay, naglalag. Nagka-BKB na, naglag na ho tayo at nagkakaroon natin ng clash. At watch. Sana makita yung clash. Ayan, naku. Nagkaroon ba ng clash? Wala. Tiny pa rin, pero Roshan attempt. Evos, Refresher, Cheese, at saka Aegis yung nakataya ngayon. Pero wala silang attempt dito. Aatras sila. Medyo natakot sila dun ah. Buti na lang hindi nag-clash kanina. Pero nakuha nga ni Talib yung mid tower. Ayan. Nakuha na yung third tier tower. Barracks exposed na ho doon. Then si Weaver, Bloodthorn. Available na ho yung Bloodthorn. Oh, sa Dota nga, nag-FPS drop nga yung Dota. Kaya nakakabitin yung casting ngayon. Nabibitin ako guys. Masakit sa puso. Masakit sa ulo. Kukunin na ba nila yung Roshan? Nasa paligid lang yung si James. Tsaka naandyan din si Bokerino ha. Si Talib, nag-add lang ng pressure si Talib. Roshan ba or base? Pinapapili dito yung Evos. Hindi sila makaka-Roshan. Yan na, dedepensahan na lang ng Arc Warden. Loyal Jepzor, hello sa'yo. Huh? Tinatakpan yung map.
Ayan na yung clash. Ayan na yung supernova. May duel ba dyan? Hindi pa mamamatay. Mapapapa yung supernova. Boki Rino. Sabog yung LC ngayon. Naku, outnumbered sila eh. Hindi inakala ni Boki Rino na merong daming kalaban doon. Pero si Talib, pressure lang talaga sa baba. Ano yan? Saan yan na ano? Saan yan na? Ah, Beyond the Summit. Tinatakpan. Nakapag-pause na naman doon. One, pause. Oh, grabe. Grabe yung power. Sabi ko, pause. Hindi, nag-pause. Go, sorry. Sorry daw. Pause muna. Grabe naman. Si Paul nasa Focus Fire ho. And check nyo si Paul sa Focus Fire. Live din siya ngayon sa Facebook and YouTube. Ayan, live na live din si Paul doon. Wala, pause muna. Mm. Bit lapit. Ngayon. Ay nako. Oh? Alas 5 ako natulog. Nako, pause muna. Bawat ang laban na to. Chris John Axel, hello sa'yo. Magandang gabi. At magre-resume to ngayon. 3, 2, 1. Ay, wala. Mali. Mali yung timing. Na-timing nga natin kanina, di ba? Di ba? 3, 2, 1. Nag-pause siya. Hindi pa magre-resume. Shoutout nga pala kay Team PH. Musta siyan? Okay lang ho ako, Christian. Shoutout kay Zach. Yan. Kino-cover up na lang nila yung map din, no? Ay, maraming salamat Jason Ace for following. Ayan nga guys, sa mga kakatunin lang dito sa Tamago, merong follow button dyan. And then, kung hindi kayo makakahabol sa mga live telecast, meron din kaming YouTube channel. And subscribe ho kayo sa aming YouTube channel Lupon WXC and turn on the notification bell. At pause muna. Naku, mag-resume na ito ngayon. Tagal pa mag-resume ah. Yan, magro-roshan pa ata ito. Sana magkakaroon ito ng malupit na clash ngayon. Latest comments muna. Grabe naman yun. Sarap naman ng pagkain na yun. Ikaw ba si Sean? Hindi po ako. Bakit po? Ayan, G na ho tayo. Boki Rino, magre-respond pa ngayon. Buyback status tayo. Halos lahat merong buyback. Post na naman. Kinover pa yung mapa para hindi makita yung warding. Lapit. Kay. Layo ng layo. Tagal. Kailan yung laban na TNC? Sa 23 daw. Yan, go-go na tayo. Halos lahat merong buyback dito. Admiral, lamang sila ng 6,000 gold advantage. 43 to 35 yung nasa scoreboard natin ngayon. Nakaposisyon lahat. They're aiming for this Roshan. And then, nandyan lang ho si Weaver. Nasa baba. Farm lang ng farm. Ito yung Bloodseeker going for the Eye of Skadi. Actually, may pambili na siya ng Eye of Skadi ngayon eh. Bibili niya na ba yung Eye of Skadi para handa sa bakbakan? Si Boombox nandito lang sa top lane. Inaantay lang nila si Boki Rino na magre-respawn. And a tiny Shadow Blade. Parang LC lang yung build. Echo Saber at saka 4 Staff. Eto na yung Roshan attempt.
Roshan attempt for the side of Evos. Teleports na ito. 20 seconds para sa LC. Pero aatras na naman sila. Pwede silang mag backstab dito with the smoke. Kung gugustuhin ng Admiral. Roshan, nai-spot out lang. They have the vision and they know na umatras lang yung Evos. Ayan, sinisecure lang ni Talib yung swarm. Third Roshan na ito, ah. Third Roshan. Here goes 5-on-5. 10-man Dota. Magkakaroon na ba ng kaguluhan? Ayun ang engagement. James Bloodride at na-multicast pa. Ayun pa. At papasok siya. Toss out to save James. Popping out the cheese. BKBC. LC with the damage. At ayun na nga. Winner. Winner. Chicken Deer. Mamamatay pa doon yung Supernova. Chase down. Chase down. Rear to fall. High ground. Papasukin ni Talibu dyan. At ayung Rubik. Mamamatay dyan. Tumalon na naman si James. At papatayin pa yung Ogre Magi. 4-5 from Evos. On the high ground. Mayroong magnetic field. Pero hinihinta. Mamamatay pa dito. Ayun pa yung Supernova ng Phoenix. Babalik ho dito. 5 versus 3. Tiny mamamatay. James to fall. LC babayback siya at hindi pa siya makakabalik sa laban. Buyback na ho sila lahat. Ayon nilang ibigay dito yung Aegis of the Immortality. Pangatlong Roshan. Grabe dito yung engagement. 4 versus 3. Admiral with the smoke. Roshan to fall. Buyback from Talib. At hindi pa nila maabutan. Walang Aegis still ngayon. Papasok si Boombox. Mabibigyan yung Rubik. Dive ako doon. Papasok ko dyan. Masasilence. Bloodrite 10. Combination. Bokerino. LC is out. Rapture. Para dito kay James. James. Nakatunga nga lang. At mamamatay pa siya. Naku. Tulala yung kuya nyo. Yung Icarus dive. Walang tatama lang. At matatalo pa yung Admiral ngayon. What? Grabe ang clash na yon. Mabibigyan pa yung Tiny. Kamot sa ulo mga sir. 49 to 43. Enormous clash yung nangyari. Grabe yung buyback doon. At dalawang ano to eh. Dalawang clash to eh. Lahat pulahan lahat yan. No buybacks for the side of the three heroes of Admiral. Push na. Eto na yung Evos. Pupunta na sa mid lane. Kukunin na ho nila yung mid tower. Expose na ho yan dyan yung barracks. They could go for the mega creeps, ha? Kasi wala ng second tier tower lahat. They could go all in para sa throne. Ito throne na ba ito? Or magme mega creeps na ba sila? Yan yung katanungan. And they're going straight right now. They know the buybacks are out. Illogic tanking out the tower. Fortifications. Talib, double damage, BKB, gagamitin natin sa Arc Warden. Arc Warden, makaka-shadow blade, hindi man lang madedetect. And then dyan si Talib, makaka-timelapse, pero hindi, mahi-hexo siya. Rior, with a very clutch, shallow grave. But hindi sapat yung shallow grave. Apat na heroes dito ang wala. Rior lang yung tanging survivor at wala silang pakialam dito. Ayun na nga, ito throw na nila, supernova pa para dito sa Phoenix, creating the checkpoint. Yan yung Ancient, and GG will be called. Admiral to fall. Sayang yung kanilang performance. Evos guys with a very nice clash on the Rosh Pit area. Piruin nyo yun. Limang buyback para manalo. It all takes guts talaga para sa laban na yun. At maganda yung naging laban, pero yung pause ay nakakabitin. So Team Evos, meron pa tayong game number 2. Tingnan natin kung makakabayo ba talaga itong Admiral. They would fall, but they need to go up since meron pa silang chance na makabawi dyan sa second place dito sa King's Cup. So, recap. Ano bang masasabi ko recap? Na blanko na yung utak ko eh. Kasi marami ng post at saka reconnect eh. At ayan lang guys. Nako, kita-kits nga tayo sa SMX Convention. October 26 to 28. And then, subscribe din ho kayo sa YouTube. Meron pa ho tayong second game. Lupon WXC yung mga tropa. Chill-chill muna kayo dyan. Magbabalik lang tayo sa second game.